What's up mga kaasang, no? Uuwi lang natin galing farm at ito yung mga kinuha ko sa aking sariling farm. Ayan, medyo madami na. Kumuha ko mga goldfish, tingin ko maliliit. Maliliit yung mga goldfish natin. Ibibenta ko yan, titignan ko lang kung ano yung tamang pricing niya sa mga naghahanap. Ayan, meron tayong goldfish, mga oranda yan. Mga own breed natin. Tapos, kumuha rin ako ng konting red balloon plati. So, itong red balloon plati, binibenta ko to ng 25 pesos ang isa. So, kumuha ako mga 10. O, di may 250 pag nabenta natin yan, di ba? Tapos, ayun, kumuha ako 3 lang, dalawang pair kasi may male pa ako nito. So, meron tayong albino koi, tuxedo koi na guppy. Ang ganda, oh. Ganda, di ba? So, ayun, magbebenta ako nito 150 ang isang pair. So, meron tayong dalawang pair. Pag kinuha nyo yung dalawang pair, bigyan ko yung discount. Tapos, blue panda guppy, kumuha rin ako. Siguro mga 3 o dalawang 3 yun to. So, bebenta ko to per pair na lang din. 100 per pair na blue panda. Tapos, ang walang katapusang green cobalt. Yeah, meron tayong mga green cobalt. Binibenta ko to ng trio is 100 pesos. So, ayun, sa mga gustong umorder, order na kayo. At yun, i-acclimate muna natin sila. Iniisip ko pa ako sa sila ilalagay kasi medyo napuno tayo dito. So, yun guys, yung mga goldfish, meron pa nga siya mga isda na kasamang guppy. Oh. Ito, hindi ko alam kung ano itong mga guppy natin. Siguro nag-crossbreed na yun dyan. Lagay ko muna dito yung mga goldfish natin. Sama natin doon sa dalawang natira. Eh, may dalawa pa ako natira dyan eh. Sama ko yun dyan. Hindi ko na i-acclimate yan pero mamaya ko na ilalagay. Tapos itong red balloon. Iba natin pwedeng ilagay yung ating red balloon. May fry dito, may meal dito. Fry. May naman pala itong mga ito. Dito wala. Diyan muna yung ating red balloon. Dito wala rin laman ito. May isang molly. Diyan natin ilalagay itong mga blue panda natin. Ganda nito. Bilog na bilog. EBM. Electric. Hindi. Green. Ano ba yung tawag dyan? Green cobalt. Walang katapos ang green cobalt. Tapos ito pair. Sama ko na dito para, ayan. Dalawa, may mail ako dito. Tapos aalisin ko na lang itong, nakalimutan ko dalhin eh. Dapat dadalhin ko ito sa ano eh. Sa farm eh. So yung mail natin, aalisin ko na lang ito muna. Yung mail natin na albino ko eh. Kasi muna natin dyan. Lagay ko muna. So, puro mail naman to. Puro mail naman yung ating blue panda. So, dito muna to. Hindi ko naman pa nabibenta. Nasaan yun? Wala. Yun, sa gilid na pala. Patakas na siya. So, yun. Maginagawa nga natin yung acclimation para hindi mabigla yung isda natin. Lalong-lalo na galing sa biyahe. Ma-adapt niya yung tubig nung paglalagyan natin ng bago. Kaya natin ginagawa yan. Ngayon, ang problema ko, itong goldfish natin, hindi ko naman mailagay doon. So, mangyayari na lang, hayaan ko na lang siya dyan. At siguro naman, mag-iba rin yung temp niya na halos temp din ito kasi nandito na naman sila sa isang lugar sa loob ng bahay. Maya-maya, ilipat ko na rin yan. Lalo natin ilipat doon. Alright. So yung mga kaasang, makalipas ang ilang taon, pwede na natin i-release yung ating mga ina-acclimate. Pwede na yan para i-release sa mga bago nilang aquarium. So yun, sama ko na rin yung tubig, no? Dahil sa farm ko naman galing yan. At sure naman ako dyan na wala namang dalang sakit. At wala naman laman yung tank. So kahit may sakit ng mga to, sila-sila lang din yan. So yun, ito napakaganda talaga ng aking mga red balloon plati. Hindi ko alam ba't hindi na-appreciate ng iba.
Pero iba, willing-willing talaga dyan. Ganito, bilog na bilog, diba? Release na natin yan. Wala nang sat-sat. Dami mo sat-sat. Sat-sat. Ayan, labas. Labas kayo. Labas kayo. So, 25 pesos ko lang binibenta to. Pero iniisip kong taasan. Pero wag muna. Sa tingin nyo. Kasi ang bilog ko talaga dito, 80 ang isa. Ngayon, yung 80 isa na yon eh, noon pa yon. Mga ilang months na yon. Binili ko yan, 5 peraso lang yan. So, yung 80 pesos, 5 peraso, 200, di ba? Ganun kamahal yan dati. Ngayon, binibenta ko ng 25 ang isa. Dahil ang dali ko namang naibibreed, naayaan ko lang sa farm dumami, eh ayaw pa rin nila bilhin. Iba, tumatawad pa. Ang gando, iba. Yun yun na yan, guys. Itong ating mga green cobalt, 100 ang trio. Nandito trio lang yan. Sa mga may gusto lang naman. Wala naman sa apilatan dito. Pero naubos to agad. Pag may bumili dito, ilang trio agad. Kasi mura ka. Sa iba, makakabili ka ng trio ng gapi. 150, 300. Ako, ang presyon ng gapi ko, ano lang, 100 to 300. Depende sa strain. Itong blue panda ko, 50 ang isa nyan. So, binibenta ko to ng 100 ang pair. May mga female tayo nakuha ngayon. Medyo malilit yung ibang female, pero okay na yan. Newbie size. Tapos yung iba, malalaki yan. Release, release. Release the Kraken. So, lahat to, mga breed ko lang to doon sa farm. Ayan, may nakukuha naman ako doon. Sa dami nito, magkano rin yan, di ba? Mamaya, kumpiti natin yan. Gusto nyo malaman talaga kung magkano yung kinikita ko dyan. Uy, ay panungubas na isa. Naiiwan ka dyan. Wala na. Wala na ha. Baka may makakita na naman. Magreklamo na naman. Uy, ito isa meron pa. Ito isa meron pa. Laki pa naman na. Wala na din. Kaya wala na ha. Wala na yan. Release na lahat yan. Tapos, itong goldfish ay medyo mahirap. Ilipat ko muna yan dito. Dahil medyo mahirap yan. Nasa ganun siya. Napuno siya, guys. Paano gagawin natin? Eh, may mga gabis po. So, bawasan ko na muna to. Ay, mato. Medyo maliit pa siya, no? Maliliit pa yung iba. Ayun muna natin dyan. Lumamig na rin naman yung tubig nito, eh, no? Nararamdaman ko na at lumamig na yung tubig. So, hindi na yan siguro mabibigla at mawawater shock. Bawasan muna natin to. So, yung mga kasang na, nandito na lahat ng mga nakuha natin. Parang 15 pieces lang tong mga goldfish na kinuha ko. Maliliit. Bibenta ko yan. Mura ko lang ibibenta yan kasi maliliit pa. Pag lumaki yan, syempre, mas mahal yan. Pero dahil maliit pa, mura pa yan. Kaya sa mga gustong order, inquire na kayo sa akin, sa Facebook. Tapos yan, yung mga gabi na kasama dito, ipifreebie ko na lang yan kasi hindi ko alam kung pure strain pa yan. Tingin ko hindi na pure strain yan. So, hindi na natin pwede ibenta yan. Pwede chops, no? Pero ipapamigay ko na lang. Magkano lang naman chops? 10 peso lang ang chops, eh. Wala na akong isda na tig-10 ata dito. Uubos ko na. Yan, puro gapi, ano? Dito ko muna ilalagay itong mga gapi. Tapos observe natin. Ayan, no? Para siyang green. Para siyang blue panda na green cobalt, eh. Nag-aalo-alo na yata doon. Hindi ko maintindihan. So yan, sa mga gusto mga freebie to, bigay ko na lang sa inyo ng free yan, sa mga bibili sa akin. At napanood nyo tong video na to, huwag kayong mahiyang magsabi na humingi ng free na nakita nyo sa video. So yun, sabihin nyo lang, boss, yung free, yung nakita ko sa video, ayun o, parang green cobalt nga to na nag-cross ng ano, blue panda. So naging green panda. So yan, basura na. Daming pupo talaga ng goldfish.
So yun mga kasama, ito yung mga sinasabi kong guppies. Hindi ko alam kung green cobalt pa to, kasi parang naging green cobalt siya na naging ito, parang naging blue panda. So mixed strain na talaga yan, no? Hindi na natin pwede sabihin pure strain yan. Pwede yan ibenta as chops, pero ako ibibigay ko na lang yan. Sa mga bibili, gagawin ko na lang freebie yan. Kung gusto nyo, sabihin nyo lang sa akin, no? Pag bumili kayo ng isda, paalala nyo sa akin yung, ano, yung freebie na yung kinuha kong chops. So yun, ibibigay ko sa inyo yan. So yun mga kasang, no? Ito yung mga na-harvest natin na goldfish. At yan, medyo maliliit yan. Siguro, mabenta ko yan ng pwede na siguro 50 pesos ang isa, minimum of 10 pieces. So, 500 pesos sa pumperaso. So, gusto kong order na to, wholesale na lang natin ibibigay. Ayan, no? Lalaki pa naman yan, guys. Matagal lang silang lumaki talaga. Tsaka, depende na rin yun kung saan nakalagay kasi at kung paan nyo palalakihin. Kayo nang bahala doon, no? Yung iba dyan, wala pang kulay. Nagmumolt pa lang. Ayun, kagaya ng isang yan. Hindi pa talaga siya nakukulay at nagmumolt pa lang yan. At magbabago pa yung mga kulay niya. So, yan. Binibenta ko yan ng 10 pieces, 500 pesos. Message yun lang ako. Kung trip nyo ang bumili. So, yung mga kasang, no? Balik tayo doon sa dating gawin. Kung saan ang binibenta ko ay yung mga isda ko lang na nabibreed. At kung ano lang yung mga meron akong strain, yun lang. Kasi kung maalala nyo, nagsubok tayo na bumili sa iba o bumili tayo sa mga farm, parang petsa pang style. Ayun, nasubukan nga natin yun. Okay naman, no? Okay yung bentahan din. Pero medyo maliit kasi yung kitaan nun. Kasi nga, tubo-tubo lang tayo. Kunyari, bumili ka ng, ano, ng 20 pesos, mababenta mo lang siya ng 30 pesos. O kaya 25 pesos. So, ang tubo mo lang kada isang peraso, 5 piso, 10 piso, ganun. Malaki na yung 30 pesos sa isang peraso. Nang kung ano mga isda yun, no? At yun, kung monster fish naman, napakamahal ng ano niya, napakamahal ng puhunan niya, kagaya ng mga flower, napakamahal ng puhunan niya. Para kumita ka ng 100 sa isang karaso, 50 pesos, 100, ganun. So, ayun, balik nga tayo sa dati natin diskarte, kung saan yung mga nabibreed ko yung isda, kagaya nito mga guppies, yung mga balloon plati, at kung ano pa yung mga pwede natin i-breed, yun lang yung binibenta natin, at kumikita naman tayo dun, kagaya ng goldfish, 15 pieces o 20 pieces, So, yung 20 pieces na yun, sabihin na natin, binibenta ko nga ng wholesale, 1,000 pesos na rin yung 20 pieces na yun. So, dito naman sa mga guppies, nakita nyo naman kung gano'ng karami yung nakuha kong guppies. So, more or less, mga 1 to 2,000 pesos pa rin ang kikitain ko doon. So, yung isang harvest ko sa farm na ilang plastic na yun, kikita ako ng mga 2 to 3,000 kung mabibenta ko yun agad this week. So, next week, babalik ulit ako doon. So, kung ano nga, kung sa suma total, weekly, pwede ako kumita ng 2 to 3,000 kung gano'ng karami lang yung kukunin ko. Tapos yung mga pinaparm naman natin doon, naponduhan ko na yun noon pa, mga ilang taon na yun naponduhan ko doon. At hindi ko na iniisip yung pinondo ko doon na kapital kasi nga, nababawi ko na rin naman. Tapos ang feeds ko doon, na nagagastos ko sa feeds, isang kilong PO1, isang kilong PO2, parang 200 pesos lang yun. Ilang buwan nang inaabot noon, mga 2 months, gano'n. Tapos may mga crayfish pa nga tayo doon, so... Ayun, kumikita yung pag-aalaga ng isda, pagpaparami ng isda. Sa tingin ko, mas magandang farming talaga ang pagkakitaan nyo. Kung kayo ay, lalo na kung busy kayo, no, hindi kayo pwede magtinda araw-araw. Kasi ang farming kasi hindi naman araw-araw pwede kang mag-harvest niyan. It takes 2 months para maka-harvest ka ng mga ano mo, ng mga binibreed mo. So, ayun, kikita ka, tapos kung marami ka na i-breed, ayun, pwede kang pumita weekly, magkaroon ka ng stock, tapos daily, pwede mo mabenta per trio. Kaya maganda pa rin talaga ang guppies, ang ano yan, mga liver natin, mga balloon plati. Maganda yung breed dahil, ayun nga, medyo mataas pa rin ang presyo niya. Hindi kagaya ng iba na mga 20 pesos na lang, 10 pesos, 15 pesos. Ito, mga 100 pa yung bilangan natin dito. So, kayo, depende naman sa inyo kung gusto niyo yung discard ko dati na parang pet shop na online. O kung gusto niyo ng fish farming, depende naman sa inyo kung paano yung, kung ano yung mas madali sa inyo. At yung pinapakita ko lang din naman kung ano yung mga ginagawa ko, kung ano yung mas effective para sa akin, at kung ano yung mas kumikita ko. So, babalik tayo ngayon sa pagbe-breeding, kaya puro guppies ulit lang naman ang ating mga isda. At ayun nga, kumikita naman tayo dun. So, ayun, tapusin na natin ang video na to, no? Maraming salamat sa panonood. Try natin ulit gumawa ng video bukas. Peace out!